iba't ibang kwento ang na-achieve sa buhay basta't may tamang diskarte. Ako si Corina at ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Mga residente sa Romblon na sorpresa sa sandamakmak ng mga islang tulingan sa talampasigan. Paniniwala ng iba ito'y pagbabadya ng paparating na trahedya. Isa nga ba itong biyaya o babala? Rebulto ng birhen ng Kaysasay sa Batangas. Nagpahiwatig nga ba ng babala sa nangyaring pagsabog ng Bulkang Taal? Umiiyak nga ba ang langit kaya ang rebulto ng birhen lumuha ng dugo? Improvised wave pool? Alternative na pangkulot o pangkilay? Kung hindi pasok sa budget, may diskarte dyan dahil sa hashtag para-paraan. Bagong dance craze ngayon, inspired kay Miss Universe Catriona Gray. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente ng Barangay Sawang sa Romblon nang anurin ang napakaraming tulingang isda sa kanilang dalampasigan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ito ay nangyari daw sa kanila. Pero sa kabila ng kasiyahan, hatid ng sorpresang ito, hindi pa rin maalis sa mga residente ang mangamba kung ito nga ba ay biyaya o babala. Noong nakaraang linggo, pinagkaguluhan ng mga residente ng Barangay Suwang, Romblon, ang sinasabing di pangkaraniwang pagsulpot ng libo-libong isda sa kanilang pampang. Ayon sa report, sabay-sabay umanong nagsilabasa ng mga isda nang hindi ito hinuhuli. Nag-viral ang video at nagsulputan din ang sari-saring reaksyon na may kinalaman raw ang paglabas ng mga isda sa pinangangambahang dilubyo. Mayroon ding nangangamba na baka may koneksyon ito sa pagsabog ng Bulkang Taal. Malaparaiso ang islang ito ng Romblon. At ang dagat, pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga roon. Karaniwan ng maraming isda ang nahuhuli kada araw sa Barangay Sawang sa Romblon. Pero dahil sa insidente ng biglang paglabas ng mga isda noong mga nakaraang araw, ang mas maraming isda ngayon sa Romblon, nagpabagsak ng presyo nito. Mula 160 pesos kada kilo na ngayon ay 100 piso na lang. Para na raw biyaya ang paglabas ng sandamakmak na isdang tulingan. Kaya nga ang mga netizen, naghinala na may kinalaman ang pagsulpot ng mga ito sa nakaraang pagsabog ng Bulkang Taal at pagyanig ng lupa sa probinsya ng Batangas. Noong nakaraang linggo, pinagkaguluhan ng mga residente ng Barangay Suwang, Romblon, ang sinasabing di pangkaraniwang pagsulpot ng libo-libong isda sa kanilang pampang. Mula Maynila, bumiyahe ang aming grupo sa Romblon. Sinrangya ng karagatan ang napakaganda ring araw ng mga mangingisda. Sunod-sunod na araw kasi na marami ang kanilang huli. Dito namin nakilala ang mangingisda na si Mang Morgan. At ikinuwento niya sa amin ang sinasabing insidente. Noong unang araw, lumabas yung mga tuna na yan at natsyempuhan ng mga mangingisda, nilambat. Sa sobrang dami ng nung isda ta siguro, ang lakas ng current na nalilikha nila. So, nakalabas. Huwebes yon. So, okay lang sa mga na napagod sila. Inabangan the following day, Friday. Ngayon, umaga mga siguro mga 6:30, lumabas uli. The same scenario, naikutan ngayon. At sa nangyari, mabilis na nakapag-responde yung isang bangka at inikutan yung itim na parang lambat, yung Polarex na yan,
doon na corner sila. Ngayon, pagka-corner ng itim na lambat, hinila na maraming tao hanggang sa sumampa sa may tabi. Kaya lang, ang mga taong naghila, natuwa na sila nung nakita nilang malalaking isda na, kanya-kanya silang dakot, hinuhuli nila sa dagat pa, pero yung isda na yun, natrap na sila. Lumalabas na hindi kusang nagsulputan sa pampang ang mga isda. Ang totoo, naglambat na pala ito sa gitna ng karagatan. At dahil sa dami ng mga isdang nahuli, halos umapaw ang lambat. Normal na raw ang insidenteng tulad nito, lalo na sa tuwing nagpapalit ang hangin amihan at habagat. Nangyayari ito sa pagitan nga ng Nobyembre at Marso. Itong mga tulingan na ito ay seasonal na dumadaan sa aming lugar every year. Ngayon, sa panginginain nila sa mga isdang maliliit, yung parang tawilis, nabiwilis sila sa kakakain hanggang sa tumabi sa pangpang, doon na tsutsempohan na lambatin ang mga mangingisa dito. Kahit na nga may ilang nangangamba sa lumabas na balita tungkol sa pangitain daw ng dilubyo, gusto ng mga taga Romblon mapanatag ang lahat. Parang taon-taon naman talaga nandito yung masarap dito yung maliliit na isda. Ang normal lang sa amin ay uminsan paggabi na mingwit kami paggabi. Pag umaga ganitong ginagawa namin, inabantayan namin yung mga isda na ito, pumupunta sa tabi. Natsambahan lang sila na dumikit sila sa malapit sa pampang. Kasi ang hinahabol nila yung maliliit na isda, yung pagkain nila. Kaya nagkataon na nandito kami. Ayun, nahuli namin sila. Yung isda na nahuli namin, na pumunta sa tabi, ang nalambat po namin lahat yun. Walang ano yun, hindi yun kusang tumabi lang. Pinabulaanan din ng FIVOLX ang mga lumabas sa social media. Sa aming interview, sinabi nitong napakalayo na ng pagyanig ng lupa dulot ng pagputok ng bulkan higit sa 200 kilometro na nilayo ng Batangas sa Romblon. So, Doc Sevilla, may kinalaman ba itong nangyayari sa Bulkang Taal dito sa phenomenon na ito? Kung pagbabasihan po natin yung layo ng Taal Volcano, sa pinangyarihan po, yung na-report na paglabas nga ng maraming isda sa May Romblon, sa tansya po namin, ang layo nila ay 210 kilometers, so masyado na po silang malayo. So, masasabi po natin na, na malaki po ang probability na wala pong kinalaman yung pagputok po ng bulkan. Kasi po, kung sakali man pong magkakaroon po ng epekto ang bulkan sa mga halimbawa po sa mga isda o sa mga marine organisms, siguro po baka expect natin na maobserbahan nito dun sa mga immediate vicinity po ng Taal Volcano. Yung po kasing Romblon, masyadong siyang malayo. More than 200 kilometers na po. Ganito rin ang naging pahayag ng BFAR, o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Wala raw silang nakikitang kababalaghan na dapat ikabahala. Yung ganong pangyayari, it's normal doon sa fisheries yan. Especially doon sa species ng klase ng isda na we call it skipjack, pero gulyasan yung local term doon. Yung klase ng isda yan ay talagang nangangawan, malaking kawan yan. At usually they feed on frenzy. Yung kung may kawan din ng maliliit na isda na kinakain nila, they feed on frenzy yan. Kaya likely yung nangyari doon ay tumabi yung maliliit na isda na kakainin nitong bulyasan. Kaya doon nangyari yon. Nakita ng mga fisherman at inariyahan nila ng lambat at hinila patabi. Dagdag pa ng ahensya, normal lang ang paglabas ng mga isda, lalo na't may mga parte ng isla na mababaw lang ang ilalim ng dagat. Usually sa mga areas na ito, nagkakaroon ng we call it upwelling na kung saan yung pagtaas ng tubig from the lalim, from sa ilalim, ay nagdadala ng nutrients na nagki-create din ng primary productivity. Ibig sabihin yung mga maliliit na halaman na kinakain ng maliliit na isda din, na kung saan itong maliliit na isda, ito yung nag-a-attract dun sa gulyasan or skipjack na kumain na nung maliliit na isda na yon dun sa tabi ng dagat. Inuulit nila na hindi daw dapat katakutan ang insidente. I would like to think na ito yung magandang pangyayari nito ay isa ding resulta yung aming programa, yung tawag po namin ay malinis at masaganang karagatan, kung saan yung BFAR ay merong
mayroong programa na kung saan rinerecognize yung mga local government units na nagproprotekta at minamanage yung kanilang pangisdahan. Sa nangyayaring pagdagsa ng mga huling isda na tulingan sa Romblon, nagpapatunay lang na may ibinabalik na biyaya ang kalikasan. Tulad na lang ng yaman ng karagatan, kung malinis, protektado, naaalagaan ng husto, at itinuturing pa nga na paraiso.